matapang na ipinagtanggol si Bunso Migs Molino. Sa kalagitnaan man ng panibagong kontrobersiya, si Bunso Migs Molino ay patuloy pa rin naman ang mga blessings na kanyang natatanggap. Taliwa sa inaasahan ng kanyang mga kritiko na unti-unting pagbagsak ng kanyang karera. Tila ba lalo lamang dumami ang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Sadyang di maikakaila ang angking karisma ni Bunso Migs Molino sa marami nating kababayan sa loob at labas ng bansa. Patuloy ang pagdagsa ng mga tulong para sa binata, lalong-lalo na pagdating sa pinansyal upang tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng tulong ni Bunso Migs Molino sa ilan nating mga kababayan. Sa kabilang banda naman ay ikinalungkot ng marami nating kababayan ang mga ebidensya na sina Lani at Irene Tesorero na tila ba nagpatunay sa hidwaan na namumuo sa pagitan ni Bunso Migs Molino at Tesorero family. Maraming naglalabasang espekulasyon patungkol sa nakakadismayang plano na Irene, Lani at ng controversial vlogger na si Ophir Mena. Ikinalungkot ng maraming Mamix fans dahil buong akala nila ay naging maayos na ang kanilang unang di pagkakaunawaan. Matatandaan na makalipas ang ika-40 days ni Cutie Mahal, nag-umpisa ng maglabasan ang kung ano-anong issue laban kay Bunso Migs Molino. Hiniling na maraming netizen na magsalita na ang manager ni Cutie Mahal na si Tatay Jetro. Naging malaki ang pagkakautang nito kay Cutie Mahal at magbasa hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nababayaran sa mga kapatid ni Cutie Mahal. Marami tuloy ang naniniwala na ito ang punot dulo ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila Lani Tesorero at Bunso Migs Molino. Ang ipinapagawang musuleyo ni Tatay Jetro para sa kanyang ama. Lalo lamang umigting ang kanilang di pagkakaunawaan na mapag-alaman ng Tesorero family. Agad naman umanong humingi ng tawad si Tatay Jetro sa muling pagkakadawit ng pangalan ni Bunso Migs Molino. Wala umanong kinalaman si Bunso Migs Molino sa pagkakautang niya kay Cutie Mahal.